Sa unang araw ng rehearsals ng mga kandidata ng Miss Universe 2023 sa El Salvador, bigay todo agad ang ating pambatong si Michelle Marquez D. Confident na nakipagsabayan si Miss Philippines sa ibang mga delegates, ipinakita niya ang galing ng isang kandidata na sumailalim sa matinding training sa Pilipinas. Kumpirmado na magkakaroon ng dance number ang mga girls sa umpisa ng show, at lahat sila ay nagpakitang gilas. Kaya naman hindi rin nagpakabog si Michelle. Wala nang pagpipigil pa at tinanggal na talaga ni Michelle sa kanyang bokabularyo ang strategy na know when to pick. Naniniwala ang Team Philippines na hindi na ito nagwo-work ngayon dahil sa tindi na ng kompetisyon sa Miss Universe. Araw-araw ay dapat kang mapansin ng organization at makita nila ang iyong karisma. Dahil ito na ang isa sa mga batayan ngayon upang makapasok sa top 20. Sa madaling salita, bagong owner, bagong rules. Kumpirmado rin na kasing laki ng stage sa Thailand noong 2018 ang magiging stage ngayon sa El Salvador. Ibig sabihin, mas maipapamalas ng mga delegates ang kani-kanilang galing sa pagrampa o sa pasarela. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpa-picture at nag-usap na rin sa wakas ang dalawa sa pinaka-kontrobersyal na mga kandidata, si Miss Philippines at si Miss Thailand. Ipinakita nila na kahit may fan war sa pagitan ng dalawang bansa, ay okay at magkasundo sila. Ngunit pati ito ay iniintriga ng mga taga-Thailand. Ayon sa kanila, halos mahimatay daw si Michelle nang makita niya ang sobrang kagandahan ni Antonia at kinailangan pa daw nitong umamoy ng inhaler. Hindi raw umubra at napag-iwanan daw si Michelle laban kay Antonia pagdating sa looks at ganda ng outfit. Anong masasabi mo na kahit nage-effort na si Michelle na kaibiganin si Antonia, ay hindi pa rin siya tinitigilan ng mga pambubuli ng mga Thai? Put your comments below. At upang maging updated ka sa mga videos na ipopost namin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.